Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay na mitlugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Ibang taong-taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong bunda. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ibang taong taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ibang taong taong biyaya, sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, kay Santa Maria. At siya'y nabihin na dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Magalap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagkapamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa na iyong mahal na grasya. At ayayang kailan sa pamamagitan ng Anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesus Kristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalawang ilan sa langit. Sa pamamagitan ng Jesus Kristo ang Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapalang unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon ay araw ng Huwebes sa 11th linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magsitayo ang lahat. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountainside. Sing a new song unto the Lord. Sing alleluia. Shout with gladness, dance for joy. Oh, come before the Lord and play for Him on glad tambourines. And let your trumpet sound. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord. Sing alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mala Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman, kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan
sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng maka-Diyos na paninibugho. Tulad kayo ng isang malinis na dalangang ipinagkatipan ko sa isang lalaki kay Kristo. Ngunit nag-aalala kong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo. Tulad ni Eva, nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangangaral ko. Tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral ng iba sa itinuro ko sa inyo. Palagay ko na may hindi ako huli sa magagaling na apostol. Maaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakikilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko nung ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bang inaagawan ko sila? Matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusin dyan, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo, sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa pool ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan, at yan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na suma sa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan dyan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa hindi ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang gawa mo'y ganap, maasahan at tapat. Poon ang gawa mo'y ganap, maasahan at tapat. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Lahat niyang gawa'y dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas, hindi inaalis sa ating gunita, na siya'y mabutit mahabaging lubha. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo't matapat. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Magsitayo ang lahat. Ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tutularan. Sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi niyo pinatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupong lahat. Patuloy ang ating pagnilay sa Ebanghelyo ni San Mateo. Kung matandaan po niyo, kahapon tayo ay nagsabi na tatlong paa sa ating buhay espiritual na siyang panalangin, paglilimos, at pag-aayuno. Pero ang kailangan doon ay gagawin natin yon sa tamang motibo, sa wastong motibo na siyang pagtupad ng kalooban ng Diyos. Kasi kung hindi, kung para pakitang tao lamang yon, nabigyan na tayo ng ating reseta, ng ating resibo. Hindi na tayo gagantimpalaan ng Panginoon. So, naskip natin sa kabanatang ika-anim ni San Mateo ang tungkol sa Ama namin kahapon. Ngayon ay binabalikan natin at nung nagtanong ang mga alagad kung paano magdasal, ang turo ng Panginoon ay ang Ama namin. Maraming beses na tayong nagdasal ng Ama namin. Sobrang maraming beses. Siguro sa karaming beses, hindi natin namamalayan. No? Parang rutina lang, ordinaryo na lang, parang mechanical na lang ang pagdasal natin ng Ama namin. Kung minsan, kung wala tayong ibang maisip na mga panalangin, mga personal prayer, ayon, pupunta tayo sa Ama namin, parang ginagamit nating crutches, no? So, dahil sa pagka-common, no? Very common na ang Ama namin, hindi na natin pinapansin. Ngunit kung tutusin, ito ang panalangin na itinuro ng Panginoon. At sabi ng mga santoga, lalong-lalo na ni St. Augustine, wala tayong tunay na hinihingi, wala tayong valid na hinihingi kung hindi yan nakasama sa Ama namin. Lahat ng ating butihing hingin sa Panginoon ay kasama na yan sa Ama namin. O nga pala, 7 petitions, di po ba? 3 para sa Ama, kanyang kalooban, ang kanyang kaharian, ang kanyang pangalan. 4 para sa atin, pagkain, patawarin tayo, huwag ipahintulot sa tukso, yadya sa lahat ng masama.
So lahat ng maisipan nating tunay na petisyon sa Panginoon ay nakabatay, nakasalalay na doon sa Ama namin. Ito ang pinakamagandang panalangin. Hindi natin tatalakayin ang buong Our Father, si San Cipriano halimbawa sa mga araw na ito ng breviary, ang kaniyang ang binabasa ng second reading sa Office of Readings ay galing sa mga meditasyon ni San Cipriano tungkol sa Ama namin. Isang bagay lang siguro ang ating pagtuunan ng pansin ngayon. Ang collective nature of the Our Father. Hindi Ama ko, kundi Ama namin. Kung tutusin, Ama namin, mapasa amin ang kaharian. Bigyan mo kami, patawarin mo kami, huwag mo kaming ipahintulot sa dugo. So na yung ibig sabihin, tinuturoan tayo ng Panginoon na tayo ay hindi nag-iisa. We are not islands. Tayo ay isang komunidad. Tayo ay isang sambayanan. Tayo ay isang katawan. Katawan ni Kristo. At bilang katawan, iba't iba ang ating mga function. Iba't iba ang ating mga bahagi. Iba't iba ang ating mga papel. Pero iisa lamang ang Espiritu na nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Kaya hindi tayo pwedeng magsabi sa Panginoon, Lord, ako lang talagang naligtas kasi ako lang ang mabait, ako lang ang mabuti. Hindi yan gaya ng mundo. Sa mundo, kompetensya, you have to be number one. Merong mananalo, merong magwawagi. Yung iba, also runs. Second place, third place. Hindi ganoon ang ating buhay espiritual. Siguro, palagi kong iniisip, pagdating natin sa langit, na sana makarating tayo sa langit, ang itanong sa atin ng Panginoon ay, bakit ikaw nag-iisa? Saan ba yung kasama mo? Sino ba yung kasama mo? Bakit ikaw lang ba ang naligtas? Hindi mo ba hinikayat yung iba? Hindi mo ba ipinahayag ang mabuting balita? So, heaven is eternal and loving communion. Ang ating pag-umpisa dito sa lupa ng komunyon na yan, bilang katawan, pag-iisip na hindi tayo, hindi nag-iisa, hindi ako, kundi tayong lahat. At ito ang mga nakikita natin sa mga santo, si San Pablo, sa kaniyang mga sulat, lalong-lalo na sa mga araw na ito, pinaginilayan natin ang kaniyang sulat sa mga taga-Korinto. Narinig natin, sa huling sinabi niya, alam niyong mahal ko kayo. So, lahat ng pagsisikap ni San Pablo ay hindi para sa sarili. Ito ay para sa katawan ni Kristo. Alam na alam niya, maliwanag na maliwanag sa kanya, na ang katawan ni Kristo ay dapat ikumpone, dapat lumago, dapat gawin. Kaya sa mas maraming tao, mas mabuti ang nakakarinig sa balita ng Panginoon. At ito na rin ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano. 500 years of Christianity, ano po ang tema? Gifted to give. Binigyan tayo ng mga misyonero nung araw na pumunta sa napakalayong lugar galing sa kanilang bayan na Espanya o Europa upang ipahayag sa atin ang mabuting balita. Nagsakripisyo sila. At tayo ngayon, huwag po nating i-maintain hanggang sa huling araw na tayo lamang ang only Christian nation, no? Hindi po kayabangan yan. More of a hamon is more of a challenge yan. No?
bakit hanggang ngayon tayo pa rin ang the only Christian nation? Hindi dapat. Hindi dapat. So, it's not anymore a badge of honor. It is more of a challenge. Bakit hanggang ngayon wala pang masyadong nakakilala kay Kristo sa ating mga kapitbahay dito sa Asia? Hindi siguro tayo gumawa ng dapat gawin upang ipahayag sa kanila ang mabuting balita. Kung meron tayong pag-uunawa na tayo ay katawan ni Kristo, so we have to spread the good news. So hindi ama ko, hindi bigyan mo ako, hindi patawarin mo ako, hindi iadya mo ako, kundi kaharian sa amin, ang iyong kaharian dito sa lupa sa amin, ang iyong pagkain para sa amin, ang iyong patawad sa amin, ang pag-adya sa masama sa amin bilang katawan ni Kristo. At itong pagiging katawan ni Kristo ay ating pinagdiriwang ng isang napakagandang pamaraan sa pamamagitan ng misa. Sana ang ating pagsisimba, ang ating pagpunta sa Eucharistia ay magpapaliwanag sa ating mga isipan, sa ating mga puso, ng ating pananampalataya ay hinding-hindi para sa ating sarili lamang. Dito tayo tumatanggap ng lakas, dito tayo nagkakaroon ng pag-uunawa at tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. At samantalang napakarami pa ang hindi nakarinig tungkol kay Kristo, napakarami pa ang hindi alam na sila ay katawan ni Kristo, hindi tayo pwedeng magpahinga. Hindi tayo pwedeng magiging kontento. Ito ang hamon natin. Ito rin ang ating dignidad bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo. Magsitayo ang lahat. Itinuro ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos na ating Ama. May matatag na pag-asa nating dalhin sa Kanya ang ating mga hinaing, ang ating itutugon, Abba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Abba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Abba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong magpadaig sa mga tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Abba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Abba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yumaong mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ang Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Abba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makita ng harapan ng Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Abba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga hinaing. Tulungan mo kaming laging manalig sa iyong mapagmahal na pamamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay.
Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwain. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyari. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, iyang pala ang naparilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Naina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Agustin, San Ezequiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ni Anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin na manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa satisa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Fed the words of our Savior.
si tayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nag-iipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.